Sir Paul, what's up sa inyo mga pangat? Kung bakit tayo nandito sa kwartong ito at naka-isolate. Ganyan tayong gagawin. Ganyan tayong gagawin. Tara! Tara! Hop! Yan, meron tayong stabilizer! Smooth X Essential Combo. Mula sa Zhiyun. At ngayon, i-unboxing natin. Ito may gunting. Yeah. Ready itong kwarto na ito. Yan. May gamba. Silipin natin ito mga paangat. Tara, sabay-sabay tayo. May karton pa rin. Siyempre, silyado yan, boy. Oh. Silyado. Whoop! Magkala tayo rito. Wala yung may-ari dito. Nasa Georgia siya. Balot na balot, ha. Yan na, oh. Siyempre, may bag. Ganda. Tadang! Whoop! Eto. Mini tripod. Diba? Siyempre meron siyang mga papel-papel, alam nila manual. At meron tayo ang charge in case na malobat. Tapos ito yung pinaka-event eh. Yan! Pet malu! Kinabahan ako din. Na-stretch ko pala to. Alam niyo mga pangat no, na gusto ko to. Ay unang-una, isang selfistick, di ba? At saka compact. Easy oh, napakadali kahit sa bulsa mo ko ano. Oh, wala na. At syempre, nagustuhan ko rin to. Hindi siya pricey. Magkano sa Philippine money and then dito. At tuturo ko rin sa inyo kung paano to nagpa-function. No? Pero meron pa siya application na i-download. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, panghihantay natin. Let's go sa labas. Let's go! So yun nga mga pangat, bago tayo lumabas, nais ko munang i-share sa inyo kung paano to ina-assemble o pinofold ng safety. First of all, the name of Smooth X and C-type port should be facing you at hindi ang bahaging ito. Next is, hold the handle, rotate counterclockwise hanggang ma-reach ito ang 80 degree, and pull the handle down. At may makikita kayong joint, just bend. At may makikita kayong lock end, rotate the arms upward, and push the handle back. And that's it mga pangat, meron na tayong Smooth X Stabilizer. At syempre kung gusto nyo siyang ibalik o itago, just pull the handle down, and bend again, and then hold the arms, rotate downward, and push back the handle, press, rotate, and then push again. That's it. Pwedeng-pwede natin siyang itago. Siya nga pala mga pangat, bago nyo gamitin to at pindutin ang buton, dapat naka-unlock siya. Free rotate dapat siya. At pagdating naman sa kanyang mobile holder, make sure yung kanyang tilt ng clockwise and counterclockwise ay okay bago nyo ikabit o isalpak ang mobile. At make sure na balanse ang mobile bago mo pindutin ang power on button. Ang susunod natin pag-uusapan mga paangat ay ang paggamit ng mga button. Una sa lahat, para mag-operate ng matagal to, syempre dapat kailangan natin i-charge ng almost 2 hours. Ayan yung kanyang Type-C USB port. At matapos yung i-charge, ayan, mayroon siyang power button. Makikita nyo mga paangat, ang apat na LED. I-hold press nyo lang yan para umilaw yung apat na yan. And then, pwede na siyang gamitin. At ito pa ang ibang mga button. Ayan, ang nakikita nyo, may indicator light sa taas. At sa bandang baba, yung bilog na nakikita nyo, yan naman ay ang joystick. Para mag-command sa mobile na mag-turn left, turn right, counterclockwise, and clockwise. At ang sumunod na buton ay yung sa kanang bahagi, yung may pulang dot. Yan ay ginagamit kapag ikaw ay magpo-photoshot and video shot. At yung sa kaliwang bahagi naman, yung may letter M, maraming function yan. I-discuss natin yan later. At i-twist natin ang bahagya, makikita nyo may W and T. Yan naman ay ginagamit kung ikaw ay mag-zoom out in zoom in. At kung gusto nyo mga pangat, lagyan ng wire strap, yan meron siya available. At ito yung kanyang motor kung bakit gumagalaw ang gimbal na to. At ayan yung kanyang stretchable aluminum type selfistick.
At ito naman ang kanyang mini tripod at meron siyang bolt and nut. Yan. At yan ang ating Gimbal Stabilizer Smooth X. Siyempre, bigyan natin ng malupit na montage. So yung mga pangat, ito na ating Smooth X gimbal na inassemble, no. Ngayon, i-discuss na natin yung M kanina na napag-usapan natin, no. Which is, ang meaning ng M is mode. Kasi maraming klaseng mode to eh. Moody-moody. Mapapansin yung mga pangat ito, naka-normal mode siya. Kasi gumagalaw. Kahit saan ko siya ipaling, nasunod siya sa akin. Pag sinabi kong doon at dito, doon dito, sumusunod siya. Minsan, mayroon tayong subject sa harapan na gusto nating i-focus para doon lang siya kumukos yung gimbal natin kahit gumagalaw itong kamay natin. I-press lang natin siya ng 1, mga pangat. So, press natin ng 1, makapansin nyo, kahit ganyan-ganyan ko yan. Kahit itong kamay ko, yung handle. So, hindi na siya sumusunod yung mobile. So, ibabalik nyo na sa normal, itong position na normal mode. Press nyo lang siya ng 4. 1, 2, 3, 4. Pwede mo na siyang pihitin pakaliwa, pakanan. Kung yung mga mahilig mag-TikTok dyan, at syempre Facebook or Facebook page, kailangan itong mobile natin is naka-portrait o vertical. Kinakailangan mo lang siyang i-press ng 2. 1, 2. Yan. Naka-vertical na siya or portrait mode. Syempre kung gusto nyo namang ibalik ulit doon sa kanyang pagkaka-landscape o horizontal mode para mag-YouTube cast, press to again. 1, 2. Yan. Diba? Tumabalik siya sa kanyang posisyon. Ito na yung normal position niya. For example, na-tilt siya ng ganyan. Na-ganyan mo siya, napindot mo siya ng hindi mo sinasadya. So, naka-tilt siya, nakapaling siya ng ganyan. Pwede naman itong manual, yung up and down, no? Pero medyo magbabala-balansi ka pa. Pero kung gusto mo talaga siyang mabilisan, i-click mo lang ito ng 3. 1, 2, 3. Yan. So, bumalik siya sa dati. Mas mabilis kaysa magmamanual ka pa, no? Para ma-maximize pa natin yung paggamit ng gimbal natin, i-download muna natin yung apps. Although may built-in na camera itong ating mobile, pero mayroon siyang match na camera para dito sa gimbal na to. Yun yung i-download natin na apps para ma-maximize pa natin at maraming magawa. At ang disadvantage niya lang, mga pangat, as you can see naman na 2-axis nga lang siya, no? Wala siyang yung Y-axis. Meron siyang Z and X-axis lang. Yung kaninang vertical and horizontal mode. Let's go sa labas kung ano yung kayang gawin ito. Let's go! Yun, mga pangat, dito tayo ngayon sa labas at syempre susubukan natin itong malupit na gimbal natin na Smooth X kung talaga bang stabilize siya at kung hanggang saan ang kanyang kakayanan. At syempre itong gamit nating video is yung naka-built in pa sa ating cellphone na Nokia, no? Hawak ko ngayon ang Man Pro to, ayan, at saka isang gimbal, yung ating stabilizer. Gamitin natin sa pag-shoot ng video. So yun, mga pangat, gamit natin itong Man Pro to. Susubukan natin ngayon kung okay siya. Let's go! Yan! Makikita nyo ngayon yung kanyang galaw or okay ba? At syempre, yan yung kanyang expand pag in-stress ko yung aking arms. So, subukan naman natin yung isa, yung ating gimbal. Let's go! So, ngayon mga pangat, gamit naman natin ang ating gimbal. At syempre, kung halimbawa gusto nyo mas ma-wide pa, i-stress lang natin itong yan, tapos i-bend natin ng konti. Yan! O, diba? Wide na siya. So, yun, makikita nyo mga pangat kung mas okay ba siya gamitin? Mas stabilize ba siya kaysa ginamit natin kanina? At susunod na clips, at susunod na mga video, ay ang gamit na natin ay kami, no, na apps para match dito sa gimbal na to, no. Ano pang hinantay natin? Let's do this. So ayun, mga pangat, gamit na natin tong ZY kami natin na apps, no. Pag-uusapan natin ngayon yung kanyang mga function. Una ang kanyang menu sa baba, yung tatlong tuldok na 'yan. Ayan. Meron siyang shoot, gimbal, at general. Shoot, meron siyang flashlight. Makikita nyo, naka-off yung flashlight niya ngayon. Kung ating i-click yung wiki, ayan, mag-o-open yung ating flashlight na built-in sa cellphone, no? I-off natin. Meron siyang built-in microphone, pwedeng Bluetooth. Ang gamit natin ngayon is yung external microphone natin, syempre mula sa Boya. I-off natin. Meron siyang grid, gridless, at saka yung grid plus diagonal. White. Balance. Auto tayo ngayon. Siyempre, meron siyang sunny, cloudy, incandescent, and fluorescent. At siyempre, meron siyang follow shot. Yan. Gimbal. Yan. Meron siyang walk mode, walk and run. Follow mode, PF mode, L mode, roll on, pan,
Following mode, may joystick, speed, medium, fast, and low. Zoom in, zoom out. At saka natin ngayon gamitin mga pangat yung kanyang WT. Zoom in, and zoom out. Subukan natin yung general. Ayan, meron siyang allow remote control, true mode. Meron siyang smooth X, device model, so on and so forth. Kayo na lang mga pangat ang mag-explore niyan para di mo mabato yung video. Subukan natin yung glamorous. Ayan yung normal. Susubukan natin yung auto. So yan, yan yung effect ng auto. Sa slim naman, ayan, meron siyang option. Meron, anong itsura na yan? Subukan natin, naka 100. Oh, pumayata. Lumaki yung tenga ko. Subukan natin yung smooth, 70. 100, wow, smooth na talaga. Tapos brighten, 100. Yun o, diba? Subukan natin enlarge, oh, lumaki yung mata natin. Ang laki ng mata. Woo, parang owl na. Ayan yung lighting niya, no? Oh. Subukan natin yung rosy. Ayan, namula. Ayan natin sa normal. Ayan. So natin pag-uusapan siya, resolution. Ayan. Meron siyang 720p at saka meron 1080p, no? Meron siyang video frame rate na 24 at saka 30, no? Optional yan. Ikaw mamimili kung anong gusto mo. Ayan, no? Pag-uusapan muna natin itong gesture, no? Hand tracking gesture. Subukan natin itong on. Ayan. Meron niyo mga pangat yung identifying gesture. Yun. So yan na. Tinatrack niya mga pangat. Video yan, video. Oh, yun, di ba? Tinatrack niya ako mga pangat kung saan ako pumunta, di ba? Oh. Yan. Ang hirap, para akong kuba. Kuha natin yung 1, 2, 4, 5. Yan, dito kalayo. Kuha natin. Yan, malayo na tayo mga pangat. Yan. Hanggang dun lang mga pangat yung kanyang kayang abutin. Kuha natin naman sa photo. Yan, yung gesture, tingnan natin. Yan, 1, 2, 3, magpo-photoshoot na siya. Yun, meron na. Pag-usapan naman natin itong panorama niya. Yan, meron siyang sa gilid. Ayan, na meron siyang 240, 180 degree. So, pipili natin itong tatlo. Yan. Kailangan mga pangat, make sure the object does not exceed the reference line. Op. At pangatlong photo. So yan yung kinilabasan mga pangat, oh. So ang susunod na pag-uusapan din mga pangat, itong nasa kanang bahagi natin, yung may video. So meron siyang smart, alive, photo, meron siyang video, panorama, dolly zoom, time lapse, at hyper lapse. Susubukan natin ito isa-isa mga pangat. So yan mga pangat, mamimili lang tayo rito. Yan, mamimili tayo kung ano yung gusto natin. Ito yung nagustuhan natin. So apply lang natin. So yan mga pangat, may napili na tayo ngayon. At kung nakita nyo sa screen, ayan. So meron siyang apat na shoot na gagawin natin, no? Apat na iba't ibang klaseng angle at mamimilan tayo ng subject kung saan dito. Siyempre itong puno at yung lugar na yan at kung ano-ano pa. Sila na yung bahalang mag-edit para maiwasan nyo yung mahabang oras. Sila na yung magbibigay ng transition. Sila na yung magbibigay ng music background. So subukan natin, ito yung kalabasan mga pangat. Let's go! So mga pangat, ang susunod natin gagawin is yung kanyang time-lapse at saka hyper-lapse, no? Lumipat tayo ng pwesto kasi walang ganong action dun sa lugar na sa amin, sa Murakabat. Yan, maraming sasakyan dito. So ipipwesto natin yung camera natin dito. Let's go! So yun na mga pangat yung kanyang time-lapse. Subukan naman natin yung hyper-lapse. Let's go! So ayun mga pangat, tapos tayo mag-shot. Siyempre medyo pagod. Ayan, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na itong video to. Sana natuto kayo at sana natuwa kayo, napangiti kayo. At siyempre, don't hesitate to subscribe, like, and share, and comment na rin sa mga bago nating video kung ano yung gusto nyo i-content. At yun, medyo inabot na tayo ng alas 12. Alas 12 na, magkakain na. Siyempre, maraming salamat. At siyempre, iiwan ko ang salitang good vibes, think positive, and God bless you all. Maraming salamat and shout out sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin. Let's go! Nakaraan, mga pagsubok na sinigap kong malagpasan. Kahit ang dami kong pasan, di ako nagpadagan, di ako nagpasiil hanggang ngayon naman.